Marcos Duterte Tandem or Bongbong Marcos and Sara Duterte Tandem. Isa itong napakagandang tandem na posible pong mangyari. Pero ang katanungan, mga sangkay, kung sakali ano ang magiging ganap ng Marcos Duterte Tandem sa 2022? You know what is up, mga sangkay? This is me and I'm back for another video. Another topic na naman, mga sangkay, na ating pag-uusapan ngayon. And if you don't know my name, just call me Sangkay Janjan. O kung sa Tagalog, kaibigan Janjan. Siyempre, kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka po na mag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi po kayong updated sa bawat video na ina-upload po natin. Today, mga sangkay, bago usapan natin ang isang napakagandang topic na sana po mapanood ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na po ang mga kabataan. Ito ay walang iba, mga sangkay, kundi ang Marcos Duterte tandem na posibleng-posible po na mangyari. Ito po ay magiging espesyal na pagtatandem ng dalawang kilalang public servant na si Bongbong Marcos at Sara Duterte. Subalit, mga sangkay, ang katanungan, ano kaya ang magiging kaganapan sa tandem na ito? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon, mga sangkay. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan from Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na talagang namang solidong sumusuporta. Maraming salamat sa inyo at inaanyayan ko rin po kayo na paki-like and follow po ang page ng Team Paangat. Ang Team Paangat, mga sangkay, ay isa pong pro-government. Wala pong ibang ninanais, mga sangkay, kundi umangat muli ang ating bayan. Ang Team Paangat po ay walang tako na susupalpal sa mga taong kalaban ng ating gobyerno. So sa walang magtatagal, mga sangkay, umpisa na po natin ito. Tara! Nagiging usap-usapan ngayon, mga sangkay, ang pagtatandem sa darating po na 2022 election. At sa sobrang bilis ng panahon, mga sangkay, masasabi ko itong napakalapit na nga po. Dahil ang taon ngayon ay 2021 at ang 2022 ay sa susunod na pong taon. So, napakabilis po talaga. Ang katanungan, ano kaya ang magiging ganap kung sakali magtatandem po si Bongbong Marcos at Sara Duterte sa darating na 2022? Ang tandem na ito, mga sangkay, ay isang napaka-espesyal. Isipin mo naman, mga sangkay, ang anak po ni President Duterte at ang anak po ng pinakamatalinong naging pangulo sa Pilipinas at kinilala po sa buong mundo na si Ferdinand E. Marcos ay magtatandem po. Bongbong Marcos for President and Sara Duterte for Vice President. Ito po ay tumpak na tandem kung mangyayari. Ngunit may katanungan, bakit nga ba si Bongbong Marcos ang dapat maging presidente? Isang simpleng kasagutan lang, mga sangkay. Si Bongbong Marcos ay hinug na. Matagal na po siyang naging public servant. Napakarami na po niyang nagawa at napatunayan. At para nga po sa inyong kaalaman, mga sangkay, si Bongbong Marcos, bagamat hindi po niya nakopya ang isang Ferdinand E. Marcos, subalit may sarili po siyang kakayanan at talino na isa po sa pinakamalaking achievement niya o legacy sa Pilipinas. Para po sa inyong kaalaman, siya lang naman po ang napagpatayo ng windmill na pinakauna po sa Southeast Asia na ipinatayo doon sa Ilocos Norte. Ibig sabihin lamang po nito, si Bongbong Marcos ay isa rin pong matalinong tao o leader. At bukod doon, mga sangkay, syempre, may Marcos Gold na naitapit na rin po natin yan sa mga una nating upload o content. Bakit naman po si Sara Duterte ang Vice President? Dito po kasi, mga sangkay, mas lalong magiging hinog si Sara Duterte na isa po itong preparasyon para po pagkatapos si Bongbong Marcos maging Pangulo ng Pilipinas, siya po ang posibleng sumunod na presidente ng ating bansa. Na alam naman po natin na si Sara Duterte
ay isa rin pong mahusay na public servant at may puso po para sa ating bayan, kagaya rin po ng kanyang ama na si President Duterte. Malaki po ang posibilidad na mag-tandem ang dalawang ito dahil para po sa inyong kaalaman, ang dalawang pamilyang ito na Marcos Duterte ay talagang namang dikit at magkaibigan. Yun po ang dahilan kung bakit kinaiinisan sila ng mga dilawan. So ano ang magiging ganap sa Marcos Duterte tandem? Una mga sangkay, siguradong panalo ang tandem na to. Sure win na ang Marcos Duterte tandem. Imagine ninyo mga sangkay, may Marcos loyalist, may DDS, at sabihin na po natin, buong pro-government ay boboto sa dalawang to. Sigurado pong mawawasak po ang kanilang mga kalaban kapag nangyari ang tandem na to. Pangalawa mga sangkay, lulubog na po dito ang mga dilawan. Wala na pong magiging lugar dito ang mga dilawan kapag nag-tandem po si Marcos at Sara Duterte. Wala naman po kasi talagang nagawa ang mga dilawan na from 1986, kahit maghanap po tayo ng mga proyekto nila, eh halos wala po tayong maipagmamalaki. Maliban po mga sangkay, sa mga ribulto ni Ninoy Aquino na pinatayo ng mga dilawan. So wala na po dito magiging lugar ang mga dilawan. Tuloy-tuloy ang paglubog nila kapag nangyari ito. Na alam naman po natin na ang mga dilawan po talaga ang number one na sakit sa ating lipunan at sa ating gobyerno. Dahil hanggat andyan po sila, hindi po talaga aangat ang ating bayan. Pangatlo mga sangkay, maipagpapatuloy po ang mga proyekto na naumpisahan na po ni President Duterte. Napakaraming proyekto mga sangkay ang ginagawa ngayon at mga natatapos na. At isipin nyo to, ang mga project ni President Duterte ay hindi lamang po simesemento sa gigilid. Ang mga proyekto na ito ay talagang malawakang proyekto, mga world class na project, kagaya po ng mga mahahabang tulay, mahahabang kakalsadahan po, subway, kung ano-ano pang mga malalaking proyekto sa ating bansa. Maipagpapatuloy po dito sa tandem na to ang mga project ng ating Tatay Digong. Sunod mga sangkay, maipuproseso na po dito ang Marcos Gold. Ang Marcos Gold po mga sangkay ay totoo. Hindi po ito conspiracy theory na sinasabi po ng mga dilawan. Mismo ang mga pinuno ng mga dilawan, alam po nila ang totoo patungkol po sa mga ginto ni Pangulong Marcos. Kapag nangyari itong tandem na to, posible po maiproseso na po ang Marcos Gold na kung saan makakatulong po talaga ito sa ekonomiya ng Pilipinas na lumago muli at maging sagana muli ang ating bayan. Sunod mga sangkay, lalago muli ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa tandem na ito mga sangkay, natural, lumubog na po ang kapangyarihan ng mga dilawan. So halos hindi na po magiging hadlang dito ang mga dilawan para po palaguin ang ating bansa. So ang mangyayari mga sangkay, tuloy-tuloy po ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas na hindi na po ito mapipigilan pa ng mga maaangas at tambay ng mga dilawan. Hindi na rin po mapipigilan dito ang federal parliamentary system. At mawawala na po ang harang sa mga foreign investor na pumasok sa Pilipinas na FDI 60-40 restriction na isinusulong nga po ngayon na maging sistema na po ito ng ating gobyerno. Ang federal parliamentary system mga sangkay ay matagal na po na hinahangad ng mga totoong public servant na maging sistema po ng ating gobyerno dahil napakaganda po talaga ng parliamentary system at samahan po ng federalism. Ang mga bansa po na mayroon pong parliamentary system, sila po yung mga bansa na talagang malalago kagaya po ng Japan at Canada. At ang sunod naman mga sangkay, mas marami na pong proyekto ang maipapagawa at maipagpapatuloy po lalo ang nasa blueprint ni Ferdinand E. Marcos. Na siguro naman aware po kayo sa kung ano ang nakalagay o nakatatak sa blueprint ni Ferdinand E. Marcos. Nakaplano na po dito ang sistema ng paglago po ng Pilipinas. Na dapat nga sana mga sangkay, kung wala lang po mga dilawan, matagal na po ito nangyari sa ating bansa at hindi po tayo sumadsad sa kahirapan. At panghuli mga sangkay, magiging mayaman muli ang Pilipinas. Magiging mayaman muli ang Pilipinas dahil mapapalago po na sigurado ni Bongbong Marcos at Sara Duterte ang ekonomiya ng ating bansa. Marami pong proyektong maipapagawa. Lumubog na po ang mga dilawan. Hindi na po sila makakaporma para hatakin muli tayo pababa. May Marcos Gold, may federal parliamentary system sa ating government. So ang mangyayari mga sangkay, magiging maunlad muli ang Pilipinas at magiging mayamang bansa muli ang ating bayan, kagaya po noong panahon ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. So ipanalangin natin na matuloy po ang tandem ng Bongbong Marcos and Sara Duterte sa 2022. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po.